hindi sana ako magsasalita kasi ito yung pre-namis namin ni Doggy sa isa't isa. Hindi na lang kami magsasalita on social media since baka maging circus pa. Pero since marami nang na-involve, mga tao nagmamahal sa akin, pamilya ko, mga tao sumusuporta sa akin, mga tao nakapaligid sa akin, ito naman yung time ko para naman marinig nyo naman yung side ng story ako. Kaya address ko na rin yung lahat na binibintang nila sa akin. Alam nyo ba yung gender reveal ni anak ni Mavsy? Pinilit ni Chicks nun si Mavsy pati si Chibi. Alam nyo ba, ginawa niya pala na sa content niya, hindi sa paninig. Hindi pa ako ina guys, pero kung darating man dun sa point na yon na maging isang ina ako, gusto ko rin ma-feel yun, ma-surprise when it comes sa mga celebration na throwing a baby shower or gender reveal. Ang tanong, sino ba yung fake friends? Ang tanong, sino yung fake friends? Sino mo gusto kayong palisin dahil may pamilya na kayo? Kung nalaman ko yung par, grabe. Sino mo yun? Utang ang pangat naman, no? Eh, sinabi ko na yun sa inyo, ni. Kailan lang yun? Tayo naman sinabi. Last week, last two weeks ago. 3 weeks ago, tol. 2 weeks ago. Noon ko lang nalaman. Tapos sinasabi nila na parang utang na loob pa namin yung pag-gender reveal ni Chicks. Kaya from the moment na sinabi sa akin ni Mavsy na buntis si Chibi, umakyat agad ako and then iyakap ko si Chibi, sabi ko, buntis ko ba talaga? And together kaming umiyak, alam niya ni Chibi. Kaya nung lumalaki na yung chan niya, gusto kong ipa-experience sa kanya yung ganun lokasyon. Kasi alam ko talaga ang rules nun, magta-throw nun is whether your best friend, your sister, or somebody very close to you. Ngayon nun, alam, yun, nakuha na nila yung envelope kung ano yung gender ng baby nila. Hindi nila pinakita. Miski sila, hindi nila alam, binigay agad nila yun sa akin. Kaya, yung time na yun, kinunchaba ko agad si Mavsy. Sabi ko, Mavsy, sige, ganito. Hindi kasi alam yun ni Chibi eh. Bigay mo sa akin tong envelope, I will keep this. Ako magpapagawa ng gender reveal cake. Kasi gusto ko talaga sa kanya iparanas yun eh. Kasi alam ko yung feeling na malayo sa pamilya. Kaya, hindi ko ginawa yung for content. It was documented kasi gusto kong ma-record lahat yun na pag lumabas na si baby, makita niya man lang pag lumaki na siya. Kaya yun main reason kung bakit ko talaga ni-record yun is I wanted to capture that moment. Yung moment na nalaman nila yung gender ng baby. Kasi I wanted to congratulate her as a new mom and make her feel na she's really loved sa loob ng bootcamp kahit kami-kami lang. Gusto ko kasi ma-celebrate yung moment na yon na mommy na siya. Ma-appreciate lang overall. Ma-appreciate lang kasi I want the same thing pag dumating yung time na maging ina na rin ako. Isa paninigang tao guys, pero alam mo ba dati kinuusap ako na pinapalis na si Mavsy pati si Chibi. Ha? Huh? Oo, tapos nagalit nga ako nun, di ba? Nagalit nga ako nun, nanakwento ko na sa'yo. Nagalit ako nun, sabi ko, tangina, walang ipon si Mavsy. Sabi ko, walang ipon si Mavsy, kahit man lang ano. Dito na muna siya kasama yung anak niya. Sabi ko, ako na muna bahala sa lahat, basta makapag-ipon siya. Ayaw niya guys, like, sinabi niya sa akin nun na may anak na sila, dapat umalis na sila. Hindi po totoo na pinapalayas ko po si Chibi at si Mavsy sa bootcamp. Never ko yan sinabi sa kanila. Siyempre, in the future, gusto ko rin talaga magkasariling pamilya. At alam din yan ng mga taong may mga babies na ngayon na they want to raise their kids sa environment na very comfortable para sa kanila. And I want the same thing para kay na Mavsy at saka kay Chibi. Pero wala akong intensyon na saktan sila or ma-offend sila. Lahat na sinasuggest ko guys was for their own. Kasi ganun din ako kung magkakapamilya ako. I want my own space. Lahat siguro naman tayo, di ba? Alam niyo ba yung ano, yung Genesis?
Yung nagbigay siya ng 50k doon. Nagbigay siya ng 50k. Nag-break kami noon. Tapos binawi niya yung 50k. Tapos nagkabalikan kami. Tapos sinabi niya may 50k ulit siya. Ano yung investment plan? Hindi ko alam yan. It's an honest mistake, guys. I remember gabi noon. And syempre, since nandito na naman tayo, break up na naman, I need to find my own place. And for that to happen, kailangan ko talaga mag-recall kung nasaan talaga, nasaan yung mga pera ko at that moment. And then bigla ko naalala si Genesis, lahat ng mga sponsor ko. Si Genesis, sabi ko, okay, dito may 50k akong na-down. So, trinace ba ko yung kung nasaan and nagtanong talaga ako. So, ni-request ko na i-release yung 50,000 na na-down payment ko dun sa Genesis. And sinabi nga sa akin na naibigay na yon during the first breakup. Yun daw yung pinandown ko dun sa bahay ko noong 2019. Pero after, hindi naman ako na naghabol nun sa 50k. Hindi ko na inulit-ulit yon. Kasi sabi ko, okay, nakalimutan ko lang talaga guys, yun na yon. Pero I didn't dwell on it, hindi ko na siya inulit-ulit na hindi yun totoo, hindi na ako naki-argue. Nung sinabi yun sa akin na nagbigay na, nag-focus na ako sa ibang mga sponsor ko, ibang pera ko. Okay na hindi siya magsalita. Okay na hindi siya magsalita. Understandable naman. Pero kasi yung surrounding niya, napaka-toxic. Kaya sabihan na fell out of love pero may kasama na sa bahay. Ano gusto mong gawin ko? Guys, hindi ko naman hawak yun mga tao. Yung mga opinion ng mga taong surrounding me. Mga supporters. Siyempre nasasaktan sila para sa akin. Kasi mahal nila ako. Pero kailan ba ako nagsalita? Kailan ba ako nagsalita on public about sa kanila? Di ba palaging hindi na lang ako nagsasalita kahit sobrang sakit. Marinig yung mga pagjudge sa akin. Marinig lahat. Ito lang ang kauna-unahan na maririnig nyo ako magsasalita about this topic, about this issue. A month and a half na kaming break. Siyempre, maghahanap na ako ng iba na nga naman nahintayin ko siya mag-move on. Tapos ako masasaktan or hintayin ka, ikaw muna mag-move on, ha? Hanap ka ng lalaki. Hanap ka muna. Pag nakahanap ka, tsaka na ako maghahanap, ha? Alam kong gulong-gulo na kayo sa mga dates, kung kailan nga ba talaga kami nag-break up. Iba-iba kasi yung nakakalabas na dates. All I know is that I remember clearly, it was around end of November, 2 a.m. in the morning. Ginising niya ako. Sabi niya sa akin, mag-usap tayo. And then umupo siya sa harap ko. Hindi pa ako 100% gising. Sabi niya sa akin, hindi na mag-work to. Kasi hindi na kita mahal. Hindi na kita mahal. Tapos sabi ko, baka nadidepress ka lang, baka all we need is separate yung, alam mo yung pull off. Sabi, hindi na talaga. Wala na ako sa yung pagmamahal. I remember it. Sabi ko sa kanya, tingnan mo nga ako sa mata ko. Sabihin mo, hindi mo ako mahal, pero hindi niya magawa. Wala na akong feeling, lahat-lahat, na source ng depress ko, siya talaga. Sa sinasabi niya, ayoko na. Ganun lang yun. Sabi ko, ganun lang yun. 8 years. Ikaw yung bibitaw. Ilang beses din ako, guys, napagod. Sobra. Pero hindi
kasi hindi ko sinukuhan si Doggy. Unang break up, siya nakipag-break. Second time siya na naman. Alam niyo, sobrang sakit marinig na hindi ka na mahalang isang tao minahal mo. Nabinigay mo lahat. Pero hindi ko naman pwedeng pagsiksikan yung sarili ko. Kaya sabi ko sa kanya, okay, kung yan talaga yung gusto mo, may mga kondisyon lang naman ako na hihingiin sa'yo. Since alam kong depressed ka ngayon, huwag na lang natin i-public. Huwag na lang natin i-public kasi baka lalo kang ma-stress, baka lalo kang lalong lumala yung depression mo. Umoo lang siya. Second, bigyan mo naman ako ng enough time na makahanap din ng place kasi pandemic ngayon, hindi mo naman ako pwedeng palisin lang dito sa bahay. Umoo ulit siya. Hindi siya nagsasalita, guys. Hindi lang siya nagsasalita. Umoo lang siya. Basta paulit-ulit niya sa akin sinasabi, bigyan ako mahal. Hindi na ni same yung napipin niya sa akin. And lastly, ang hiningi ko sa kanya, ako na yung mga aso kasi ako naman talaga yung nag-aalaga kay T-Birds at saka kay Lulu. Yun yung hindi ko sila tinuturing na aso, guys. Ano ko talaga ang tingin ko sa kanila? Kaya yung tatlo lang, itong bagay lang naman hinihingi ko. And it's all I ask na nakipag-break siya sa akin. Isipin nyo pa, tiyatawag niya ako sa mga tao na walking debit card niya. Andun ako guys, since wala pa kami. Yun, simpleng buhay lang. Yun, nagtatrabaho lang sa sales. Kung minahal ko nga siya nun guys na walang-wala. Mas sa walang-wala, pero normal lang yung buhay namin hanggang sa umasenso, nagkaroon ng pera kahit papano. Tingin ko pa rin sa kanya, si Doggy na nakilala ko. Sa Belgium kami, sinabi niya na magkapaiwan si Doggy, sang yaman-yaman na. Para sa akin, siya pa rin si Doggy. Siya pa rin yung Doggy na kilala ko since day one. At kung meron man ako mga gustong bilhin, palagi pinipili ko by my own money, with my own income. Kaya, paano masasabing walking debit card yun? Napansin niyo din guys, ngayon may mga babae dito sa bahay. Diba? Ngayon may mga babae dito sa bahay kasi dati bawal. Tama, bawal diba? Kasi hindi masyado nakipag-band, nakiki-ano si chick sa babae. Ang gaming bootcamp ay ginawa talaga yan para sa mga gaming athlete. Lahat ng bootcamp may rules and regulation yan. Alam natin lahat yan. At isa sa rules na in-implement ni Doggy is bawal ang ibang babae. Meaning, ang pwede lang dyan, moms, wives, or girlfriend nila. At syempre, being the partner of Doggy, ini-impose ko rin yung rule na yon na ginawa niya. Kasi syempre, babae rin ako guys. So gusto ko mapakita yung respeto towards their wives at saka sa mga girlfriends nila na talagang bawal doon ang ibang babae para rin walang masirang relasyon habang nandun sila sa bootcamp kasi pinagkatiwalaan nila kami guys eh. Diba? Doon sila mag-i-stay. So we have to keep our promise. Isang, bihirap pumunta dito, diba? Bihirap pumunta dito si Sam, pero bihirap dito na. Bihirap pumunta dati si Sam dito guys. As in. May dumating na time guys na pumangit yung performance ng mga players sa loob ng bootcamp. Ngayon, nag-meeting, nandun ako, nag-meeting lahat na from that day, bawal muna kahit family, girlfriends, wives, bawal pumunta sa bootcamp. So, niminsan di ko siningle out si Sam. Si Doggy mismo gumawa nun na rules para mas mag-focus sila sa gameplay nila, sa skills nila, at hindi sa ibang tao. In fact, guys, noong time na hindi nakakapunta dun si Samantha, kasi I remember, kahit neighbor lang namin si Samantha, pinagbawal din talaga yun ni Doggy para to be fair lang sa ibang mga pro player sa loob ng bahay. Ngayon,
since wala naman akong ginagawa din paminsan sa bahay, pinupuntahan ko si Sam. Alam niya ni Sam, pinupuntahan ko siya, gumagawa kami content, or tumatambay lang talaga ako dun sa bahay nila. O, di pa ako nagsasalita. Ba't di kayo nagtataka? Pinamalat ka na. Di kayo nagtataka? Bakit lahat dito ng tao? Ayaw sa kanya! Shit. Peace. Nagulat ako. At the same time, nalungkot na rin ako kasi minsan di naman nila talaga pinaramdam sa akin na ayaw nila eh. Na ayaw nila sa akin. At ganoon din sa kanila, hindi ko sila pinakitaan ng masama. Kaya nakakalungkot lang na marinig itong mga bagay na to. Ano masasabi mo sa nagjudge sa ugali ni AJ? Sabihin ko sa inyo guys, sobrang bait ni AJ. Like, wala pa sa kalingkingan ng isa. Now, if he thinks I'm not good enough for him, opinion niya yon, and I totally respect it. Pero you know guys, at the end of the day, I don't need any validation from anybody. Kapag tumagal kami ng 8 years, kasi pasensyado akong tao guys. I mean, guys, malaman nyo yan pagka nakita nyo siya sa ahon. Guys, walang perpektong relasyon. Kasi walang perpektong tao. Para tumagal ang isang relasyon, sinasabi nga nila, it takes two to tango. Kasi team kayo. Ngayon, kung nagpasensya siya, nagpasensya rin ako. Kung nagpatawad siya, nagpatawad din ako. At kung minahal niya ako, minahal ko rin yun. Kasi best friend ko yun eh. Ginawa ko siya ng mundo ko. Ang pinakamasakit mo, sa tapat-tapat na lahat ng pro player, sabi ko, gusto ko maging pro. So may panindigan ako. Sabi niya sa akin, huwag ka na maging pro, bobo ka naman. Utang ina. Ni minsan, as in never kong sinabing bobo siya at hindi ko rin sasabihin up to this day na bobo siya. Kasi alam ko, ako yung pinakaunang supporter niya, ako rin yung pinakaunang follower niya, at pati subscriber niya, akong pinakauna. Kaya hindi ko sinabi na bobo siya, ni minsan. Manonood lang ako ng anime, papatayin niya, ayaw niya, gusto niya iba. I mean, shit, asakit sa puso. Magpa-practice kami, 11 o'clock, pupunta niya ako, matulog ka na, puta nakakahiya sa mga kasama ko guys na nag-grind. Tapos ako patutulogin ng alas 11, sila 3-4 hours lang yung tulog nila para mag-grind. Tapos ako, alam yun, siyempre, parang napag-iwanan ako. Guys, sa Belgium pa lang, sakit na talaga si Doggy. Yung dadalhin ka ng pagkain, naka-vlog. So pag di mo nakain, magagalit, mag-aaway na kayo. Sasabihin, dadalan-dalan ka ng baba, ay dadalan-dalan ka ng pagkain, di mo kakainin. At ano magagawa ko, busog ako, alam ka naman na... Alam mo yun? May mga times pa nga guys na sobrang severe na, na kailangan na siya ira sa hospital kasi nahimatay siya. Or yung time na umubo na siya ng dugo. Or yung time din na hindi na siya makahinga. Palagi kong nire-remind yan. Health is wealth. Health is wealth bank. Kaya kung nagiging makulit man ako, I'm not doing this for myself. I'm doing this for him. Kasi ganun ko siya kamahal. Ganun ko pinapakita yung pagmamahal ko sa kanya. Kasi sakitin nga siya. Yan UTI niya. Paulit-ulit yan. Kaya kahit matigas ang ulo niya, ako na lang mag-a-adjust. Aalisin ko lahat ng soft drink sa kwarto. Papalitan ko yan ng mga cranberry juice or buko juice. Or basta lahat na magti-trigger dun sa UTI niya. Shot? Di ako pwede mag-shot, may UTI ako guys. Alam niyo, sa sobrang kakabisado ko na kay Doggy, alam ko na kung kailan siya magkakasakit. Alam ko na yung mga simptomas niya. Kaya once na alam ko magkakasakit yan, hindi na ako nakakatulog ng maayos. Malungkot ako. Hindi, may sakit kasi ako guys. Sakit. Kung nagiging makulit man ako, kasi may mga reseta yan na kailangan niyang inumin on time. At saka responsibilidad ko as his partner, as his live-in partner, na alagaan talaga siya. Saan? Wala akong pakidu sa 8 years. Wala akong pakidu sa 8 years. Wait lang. Para kasing nag-flashback yung mga sinabi niya yung nakatag-break siya. Saka pati yung memories namin together.
speechless ako. Ngayon lang nakikita ko lahat na ano, masasayang memories namin actually. Tinik na natanggal sa dibdib ko. Sakit ang sakit. Sobra guys, ang sakit. Sakit marinig dyan eh. Kahit sino. Ika pa yung shit. Sabi ko yung 8 years na yun, puta nga na. Ano yun, plastikan? Wala akong masabi. Basta ang sasabihin ko na sobrang sakit. Ikat na si Doki. Hindi siya ganyan yung nakilala ko. Plastic niya lang ako. Tangina ko yung kawawa dito. Sabi ng mga tao, chicks deserve better. She need to be treated like princess. Putang ina, bayad ko isang taon yung apartment niya doon. Okay, bayad ko isang taon yung apartment niya. Ako nagbabayad ng pagkain lahat. Sayo mo sa'yo pa sana, sayo pa sa'yo. Ano? Hindi totoo na si Doggy ang nagbabayad ng bahay ko ngayon. Kaya nga ako guys, diba? Kaya ako nga tinanong yung 50k na nakalimutan ko na ibigay pa dahil yung time na yung binabudget ko na. So, yung time na nakaluwag ako at nakuha ko na yung ibang pera ko, binayaro agad yung renta ng bahay, which is 2 months deposit, 2 months advance. Bayad yung apartment niya isang taon. May ito. Driver. May driver. May driver, bayad yung apartment na isang taon. Bayad yung kuryente, ako nagbabayad. Ano pa? Pagkain. Saka driver? Anong logic yun? Eh, wala nga akong sariling sasakyan. Kung speaking of the driver, nagbubook ako para makapunta sa Manila sa QC. Pag may mga projects kami or meron kaming kailangan asikasuhin for our business. Nagbubook ako sarili. Lahat ng luho ko guys, ako. Ako ang gumastos. Pag may gusto ako, hindi ako umaasa sa kanya. Kasi may sarili akong pera eh. Bakit pa ako nagtrabaho since Belgium pa lang? Pag may gusto ako after work. Gusto ko magpa-facial, gusto kong bumili ng something or para sa pamilya ko, pera ko yun, pinaghirapan ko yun. Kukuha sa cabinet mo. Kukuha sa cabinet ko ng pera. At iba naman pag nanakaw, ibibintang sa akin. Niminsan sa buhay ko, hindi ako nangupit kahit kanino. Dahil again, may sarili akong pera. Yung Mustang. Mustang sa kanya pa sana yun kung may lisensya siya. Ni minsan hindi naging sa akin yung Mustang.
may mga times na pinahiram niya sa akin. Pero nilinaw niya rin na hindi talaga to sa akin. Na nakapangalan daw to sa kanya at para lang to sa content. Kayo ba, kung bibigyan ko kayo ng rice cooker, kahit sabihin natin hindi kayo marunong magsaing, babawiin ko yun dahil hindi lang kayo marunong magsaing, ibigay ko na yun sa inyo. Ba't mo ko na ibigay yung basta? Kaya hindi ko naman bigay sa inyo pag may lisensya na siya. Basta ibalik niyo yung aso sa akin. Ako ako, ipuputo ko sa kaya kanya basta. Sa inyo, tinders luna. Saan nga na yun, saksa kanya sa bagay yung mustang sa kanya, basta makuha ko ng aso. Hindi ko kailangan ng mustang. Para sa akin, si T-Bers at Lulo sapat na. And so, bili na lang ako ulit bagong aso, tanga lang, hindi pwede guys. Napamahal. Meron na ako si Max, pero mahal na mahal ko si T-Bers pati si Lulo. Para ano lang yan. Sina T-Bers at Lulo guys, regalo niya yan sa akin. Naalala niyo ba na sinabi ko na dun sa tatlong bagay, isa yun hiniling ko na mapupunta sa akin si T-Bers at Lulo. Kasi at that time, depressed siya. At saka ako lang naman talaga nagtitake care kay T-Bers at saka Lulo. Ngayon, sila rin yun naging comfort zone ko. Sila yun nagko-comfort sa akin. At wala na nga akong pamilya dito. Iniwan niya na ako. At iba naman tong mga babies ko, kukunin niya pa sa akin. Gagawin ko lang, work hard, play hard. Gawin yung mga supportan gusto ko. Supportan niya ako, supportan ko siya. Again, ako ang unang-unang naniwala sa kanya. Sinabi ko na for a year pinalaban ako ni Chicks. I mean, ginawa, sinabi ko yun para mabuhat ko din si Chicks para magmukhang bida siya. Kasi ayokong ako lang yung bida sa kwento. Pero never niya ako pinalaban for a year. May. Hindi ko naman hiniling sa kanya na iangat niya ako. Kasi at that time guys, sa sinusuportahan ko siya, enough na sa akin na nasa background niya lang ako. 8 years yun. Kung before sinabi niya na inaangat niya ako, so ngayon na wala kami, ibig sabihin ba nito, binabagsak niya na ako? Bakit hindi niyo kailangan idamay pa yung anak ko? Ay nga, dinamay pa yung anak ni ano. Gago, dati nga sa One Piece issue, dinamay din yung kuya ko pati anak niya, sakit sa puso. Never ako guys, nandamay ng anak ng iba. Inosente yan eh, bakit ko isasama sa gulo? Kahit saan pa kayong magkalkal, wala kayong makikita na nandamay ako ng anak or ng bata ng ibang tao. So, totoo ba fake friends kami? Totoo bang fake friends kayo? January 8, nag-tweet ako, no to fake friends. Hindi po sila ang pinapatamaan ko nun. Yun lang po talaga ang aking New Year resolution this 2021. Gusto kong isurround yung sarili ko ng mga positive na tao at mga taong totoo sa akin. Dati ininda ko talaga like yung mga panunumbat, ganun. Ito pa yung pinakamasakit eh. Guys, kinausap ulit si Chief, sabi ko... Nandito na. Gusto ko na mag-anak. Oo, oh, kasi na... Guys, ang hirap kasi, putang yun ha. Kasi nga... Okay, so, okay, bago sabi niya sa akin, hindi pa daw siya ready, wala pa daw yung bahay. Which is, kung isipin niyo, timeline yun, matatapos yung bahay, tapos magkakanak siya. Sinabi niya sa akin, hindi pa siya ready, guys. Shattered yung pagkatao. Like, pagka lalaki kasi. Ni minsan, hindi ko sinabi sa kanya na ayoko. Ayoko magka-baby. Tanong ko sa kanya is, kung pwede ba, ikasal muna kami. Ngayon yung pagkakasal, hindi ko hiniling na, garbo na wedding. Actually, sinabi ko sa kanya, mabasbasan lang tayo kahit sa garden lang natin. Ikaw, ako, may witness. Pastor, harap natin. Exchange of vows. Enough na yun sa akin. Kasi nung tinanong ko siya, guys, bakit gusto mo magka-baby? Siyempre, sino bang babaeng hindi kikiligin yung pag sinabi yan sa'yo ng mahal mo? 8 years na kami, guys. Gusto ko rin mag-settle down. Sinabi niya sa akin, straight, wala lang. Gusto ko lang may mabago sa buhay natin. Mabago sa buhay ko. So, nag-suggest ako sa kanya, kung ganon, ayaw mo pakasal, gusto mo bang
makita yung papi ni Tibbers at Lulu kasi, di ba, nagihiling siya ng bago sa buhay niya. Sinadjust ko rin about dun sa bahay na pinapatayo niya sa Pangasinan. Yun, ispan ng time from now until magawa yung bahay, i-enjoy mo yung buhay mo. Kasi gusto ko na bumuo ng pamilya on the right way. On the right way, meaning hindi lang financially ready ka, mentally ready ka, physically ready ka, at most importantly, emotionally ready ka. Yun yung mga factor, hindi lang porket gusto mo something. Ayoko na guys, ayoko nang dahil walang bago sa buhay namin, may madamay pa na innocent na baby namin. Pero, naisip ko rin yung mga times na, paano kaya ako naglilihi ako? Eh, may mga times na pag ako may sakit, pinapaalaga niya ako sa ibang tao. Kaya naisip ko, paano kaya pag may cravings din ako during pagbubuntis ko? Tinanong ko pa sa kanya, isa pang tanong, paano pag may time na busy ako or mabisi ka? And all I wanted to hear was, you know what, ting tayo. Kung mapuyat ka man, ako bukas ang magpupuyat. Pero ang sinabi niya sa akin, may mga kasambahay naman ni, eh. Sila ang mag-aalaga. Pero despite all of that, kahit nag-doubt ako, I wanted to make him happy. Kasi, sabi ko nga sa mga stream ko, hindi ko na nahanap yung totoong happiness ko kasi pag makita ko lang siyang happy, happy na rin ako. So, I stopped my pills. And the next thing I know, para i-surprise siya, he was waking me up at the middle of the night at 2 a.m. in the morning para sabihin na hindi niya na ako mahal. In just 1 week, nakikipaghiwalay na siya sa akin. Hindi man lang ako nabigyan ng pagkakataon dahil sa same week na nangingi siya sa akin ng baby, yun din yung time na nakipag-break siya sa akin. Maraming salamat guys sa lahat ng nakinig, sa patuloy na pagsusuporta sa akin, pagtitiwala sa akin, sa mga supporters ko, kaibigan ko, lalo-lalo ng family ko, Mami Daddy. Mami Daddy, thank you so much kasi kahit malayo kayo na feel ko yung love ninyo, alam ko sobrang hirap para sa inyo. Sabi niyo nga, kung nasasaktan ako, 10 times palagi yun na feel ninyo, kaya thank you so much. Okay naman ako, Mami. Strong pa rin ang nene niyo, Daddy. Alam guys, thank you so much. Importante, masaya ka ngayon. Okay, na importante, masaya ka. Kaso ngayon, yung iba nga ayaw nga siya maging masaya. Oh guys, understandable naman eh. May mga tao na gusto nakikita lang mag-suffer, yung mga sikat. At para kay Doggy, kung yun 8 years, wala lang yun sa'yo. Sa akin, punong-puno yun ang masasayang alaala. Kaya, thank you. Dahil naging part ka ng buhay ko. At kung sinasabi mong masaya ka na, sana stop na. Tama na, kasi gusto ko rin sumaya na rin.